morning. And sisters. So, mga brothers and sisters, ito yung continuation natin doon kay Tatay, no? Kung maaalala ninyo, ito si Tatay, oh, yan, alala nyo. So, yung dating Magnanakaw, ngayon nagbago na. So, binago siya ng Panginoon at ginamit ang kanyang pamilya para baguhin sa kanyang puso. So, ngayon mga brothers and sisters, so ito yung mga kalakal niya, mga brothers and sisters, kita nyo yan. So, ito, ibibenta niya ito. So, naghahanap buhay siya ng marangal, imbis na nagnanakaw siya. So, ang ginagawa niya ay nangangalakal siya, pupunta sa bye-bye, nangunguha siya ng mga kalakal. Yan, nasa ibibenta niya yan. Ayan, mga brothers and sisters. So, mga brothers and sisters, gaya ng pinangako natin, bibigyan natin siya ng blessing, mga brothers and sisters. At sasamahan nyo kami, mga brothers and sisters, pupuntahan natin yung bahay niya, mga brothers and sisters. So, kita-kits tayo at i-update nyo kayo sa next video. God bless you. Nakalbate! Ayan, mga brothers and sisters. So, sumakay ako dito sa likod ni Tatay. Yan. Nagbabakal bote kami. So, pupunta kami dito sa mga bahay-bahay at magsisigaw kami. At ang goal natin, punta natin, sasamaan natin si Tatay sa kanyang bahay. Bakal bote! Ayan, bakal bote! Bakal bote! Bakal bote! Ay, baka meron kayo dyan mga kalakal! Bakal bote! Baka may kalakal kayo dyan! Bakal bote! Baka may kalakal kayo! Bakal bote! Bakal bote! A few moments later. Imagine niyo mga brothers and sisters, so dito nakatira si Tatay, no? Layo pala. Binabait niya 'yon. Ayan mga brothers and sisters, so yan yung junk shot ni Tatay, no? So nasamdan natin siya dito. Saan yung bahay ninyo dito tayo? Malapit na? Ah, doon pala. Yan, so ngayon mga brothers and sisters, so after mga lakal ni Tatay, mga brothers and sisters, yan, ibebenta niya na yan dito. Yan yung junk shot.
may baba ang nalakal. Tay, ganito ang araw-araw ninyong ginagawa. Tapos mga brothers and sisters, so yun yung junk shop nila. Alas 5 na kasi, kaya sarado na. So, araw-araw, ganyan ang ginagawa ni tatay. Actually, mga brothers and sisters, naka-jackpot ngayon si tatay kasi ang dami niyang nakuhang kalakal. Ayan, tignan ninyo. Ayan. Ayan yung karton, hinihiwalay niya yung karton. Ayan. Ayan. Tapos may mga plastic din siya, hinihiwalay niya yung mga yun. Plastic, bakal, magkakahiwalay lahat ng mga yun. Tignan niyo mabuti. Alright mga brothers and sisters, so ngayon nandito na tayo sa bahay nila Tatay Rolando, yung nangungupa. Ito pala yung inuupahan nila mga brothers and sisters, no? So tingnan ninyo mabuti, so ito yung lugar. Alain ang narating natin dito. Mga brothers and sisters, para sa kalaman ninyo, ito yung inuupahan nila, yan, no? So yan, tingnan ninyo. At, ayan, no? At nangungupahan pa sila dito, ha? Nangungupahan. So tayo, magkano ang upahan ninyo dito? 1, 2. Oh, 1, 2. Mm-hmm. Okay. So, kayo naman ay anong trabaho ninyo? Nalang din po si Dan. Ah, okay. Gano'ng katagal nyo na ito ginagawa? Tatlong taon na. Pero, ibig sabihin, kasi sabi ni tatay, na ikwento niya na ginamit kayo ng Diyos bilang ano, instrumento para magbago si tatay. Ano bang meron dati si tatay? Kasi nakwento niya na sa amin. Ano pa yung maibibigay niya ibang information sa amin? Ah, ganun din. Okay. Na ano siya, dati siyang magnanakaw, tapos sa jeep, tama no? Sa jeep ang inaano ninyo, sa jeep ang target ninyo mga wallet, ganun. Medyo mahirap yun, kasi ano, pwede kayo mahuli talaga doon. Ayun. Ang hirap kaya ano, no? Pag nanahuli ka talaga doon. Sa jeep, kasi sa jeep, pwede ka talagang risky din yung pagnanakaw na yun, dahil pag nahuli ka nung, dumadano ba kayo sa skinita? Halimbawa, let's say, sasakyan lang. Nakahinto yung jeep. Pero nakahinto yung jeep, tapos doon na kayo sumasalis eh. Hindi po, maandar yun. Umaandar yung jeep, tapos kukunin yung kwintas? Hindi po, wallet lang. Ano yung stat naman yun eh. Ah, iba-ibang klase, ano? Pandulukot yung sa inyo, sa wallet, paano ninyo nakaupo kayo sa... Pandulukot lang. Ganoon lang po yung mga... Buti, ang bilis ng kamay niya, ano? Sa kanya po ako natuto sa asawa ko mga... Ah, imbis na... ginagawa niyo yung masamang nandudukot, which is pag nahuli pa kayo ng polis, makukulong kayo, which is nangyari na nga, at kayo naman ay matinong trabaho. Hindi, ano, kumbaga, hindi naman malaki ang kita, pero at least marangal na trabaho, no? Yun ang maganda dyan. O yan, mga brothers and sisters, so nakaka-inspire yung istorya ni tatay, kasi kaya pala siya nagbabasura, kaya pala siya nangangalakal, meron palang istorya din sa likod niya, dati pala siyang magnanakaw, pero binago siya ng Diyos. So mga brothers and sisters, sa mga nakakarinig nito, sa mga viewers, yung mga taong iniisip ninyo na wala ng pag-asa, mahal kayo ng Diyos dahil tayo ay kaya niyang baguhin mga brothers and sisters. So, hindi pa huli ang lahat, habang buhay may pag-asa. So, bibigyan tayo ng Diyos ng ano, ng bagong puso para magbago at bibigyan niya tayo ng mga biyaya dahil handa tayong magbago. Kaya mga brothers and sisters, dahil nakaka-inspire ang istorya ni tatay, isa sa mga napili natin mga brothers and sisters, gaya ng pinangako ko sa video, bibigyan natin siya ng blessing, no? Actually, may blessing na tayo binigay nung una. So, ito, pangalawang blessing na ibibigay natin sa kanya. So, i-update ko kayo kung ano ibibigay natin sa kanyang blessing. So, God bless you. Mga brothers and sisters, sa muli, ito si Brother Edwin. Kung bago lang kayo dito sa YouTube channel, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at hit ang bell button para updated kayo sa mga charitable works, mga impormasyon at salita ng Diyos, mga brothers and sisters. So nandito na tayo, gaya ng pinangako natin mga brothers and sisters, nandito tayo sa bahay ni Tatay Rolando. Pinuntahan mismo natin siya dito sa sabi niya, squatter area, at doon nangungupahan pa siya. Actually, yung upa niya is magkano nga wala, 1-2, no? 1-2. So ngayon mga brothers and sisters, gaya ng pinangako natin, dahil isa sa karapat dapat na napili natin, isang taong dating magnanakaw ngayon ay nagbago, bibiyayaan natin siya mga brothers and sisters.
So ngayon mga brothers and sisters, kung ngayon ninyo kanima tatanggap niyang blessing. So mga brothers and sisters, ayan. Bigyan natin siya ng bigas mga brothers and sisters, ayan. Mahapon ninyo, nai. At bukod dyan mga brothers and sisters, bibigyan natin siya ng... Ayan, kita ninyo, meron siyang noodles. Ayan, noodles, sabi niyo. Noodles. Yan, meron din siyang Milo. Malaking tulong sa kanila ito, mga brothers and sisters, sa hirap ng buhay, no? Madali. Yan, meron din sila dito, ano? Tawag dito, ayan, no? May kape rin sila. Yan. Mga noodles. Yan, sana makatulong po sa inyo ito dahil kami ay ginagamit ng Diyos bilang blessing, ano? At, eto, just in case na nagugutom kayo, pantalit-gutom, Skyflex. Yan, para sa mga bata, pamangkin nyo. At may mga apo. Yan, may mga sardinas din sila, panilang gamit nila, mga brothers and sisters. Yan, o. Yan, tignan nyo naman, yan. Okay, at, eto, may asukal din siya. Okay tayo, ano masasabi ninyo may sa ating mga nag-sponsor na ito dahil ako ay isang instrumento lang naman ng Diyos at inayahatid ito para sa inyo. So ano masasabi niyo sa sa sponsor, marami sa Diyos? Salamat sa Diyos, lalo-lalo kay Brother Edwin na malaking bagay po yan sa pamilya ko na natuturunan niya po ang pamilya ko. At ako po ay si Rolando Gubier na nagbagong buhay ako. Amen! Okay, kung sino man yung sponsor dito, alam niyo kung sino kayo na hindi na kayo nagpapabanggit ng pangalan dahil kayo ay ginagamit ng Diyos bilang blessing. So alam niyo at salamat sa mga taong patuloy na sumusuporta dito sa channel na ito dahil sa mga sponsor, at least marami tayong naabot kahit saan tayong lugar. Actually, gaya ng binanggit ko, nasa Bulacan tayo, malayong lugar na ito sa Maynila. Yung mga nakaraan, punta tayo ng Antipolo, punta tayo ng kung saan-saan part ng... Pilipinas, nag-part na tayo. Pero Luzon pa lang. Pero ang goal natin, mapuntaan din natin yung Visayas at Mindanao. So mga brothers and sisters, so kita-kits ulit tayo sa mga susunod na video and God bless you.